ye not in the same spirit, walk ye not in the same steps. Again, think ye that we excuse ourselves unto you, for we speak before God in Christ, but we do all things, dearly beloved, for your edifying. For I fear lest in my tongue I shall not find you such as I would, and that I shall be found unto you such as ye would not, lest there be drinks, envyings, wraths, strifes, dog-likings, whisperings, swellings, tumults. Sabay-sabay. Unless when I come to you, humbly among you, and that I shall bewail many which have sinned already, and have not repented of the uncleanness and fornication and lasciviousness which they have committed. Ulitin ko lang po yung 14 again. Sabi dyan, behold, the third time I am ready to come to you, and I will not be burdensome to you, for I seek not yours but you, for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. Let's pray. Lord, mga salamat sa iyong mga salita again. Patuloy namin ang mga responsibility ng parents sa anak, but makita din namin yung later, may mga anak, Panginoon, magiging magulang din. So, nawa, makita namin yung message dito, kung paano si Paul ay naging somewhat spiritually apparent, Panginoon, sa mga mananampalataya. Sa Corinthian, I pray na kayo po ay pala sa amin, handa ang puso't isipan. Maraming salamat sa mga guests namin. Makasunod din po, Lord, sila. Especially mga members dito, Panginoon. Especially mga parents. Gawin namin ang best para palaki. Mahanda ang mga bata, Panginoon, mga anak namin. Para sa inyong paglilingkod, pagsalikod sa inyo. Ngayon din naman, mga kabataan. Handa ang kanilang mga sarili para paglilingkod sa inyo. Dahil sila po yung magiging parents. Ipapasa ang pananampalataya at paglilingkod. So kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapun na po. Again, good afternoon sa lahat. Title po nito, again, ito may papatuloy kanina umaga. Ought to lay up. Okay, makinig ha. Dito na lahat kayo. Sabi ko dito na lahat kayo, di ba? Yan. Do, meron pa doon, meron pa doon. Nag-preaching isang oras to. Hindi kayo nga ano. Diyan. Kayong dalawa, kanina pa kayo dyan. Si, yan. Okay. Kanina umaga, umpisahan po natin yung point number 1 sa introduction. No? Again, ulit, title nito, ought to lay up. Sa Tagalog, dapat mag-ipon or dapat mag-provide. Okay, English din pala yung provide. Mag-ipon or mag-trabaho, basically. Para sa mga anak. Or subtitle, parents' responsibility to their children. Kanina umaga po, marami tayong verses about the parents, kung paano sila ay basic indicator ng sanity among children. Dahil ang expectation sa mga magulang, mahalang anak, ganun din naman sa mga anak, ay kahit paano may pag-ibig sa magulang, di ba? Yun ang expected. So, ang mga magulang, talagang halos automatic na yan. Ganun po yan. Regalo yan ng Diyos para sa mga anak. Yung bata, kailangan panturuan, which is okay lang. Pero yun din, expected din. Hindi yung magulang yung tipong i-ano nyo, susurrender nyo sa gobyerno. Okay? And then, nakita natin doon na pinaka-point din natin kanina sa introduction, ang magulang ang maghahanda sa kanilang mga anak sa daanan para gumawa ng mabuti. Okay? Sa English, lead the path to doing good. Okay, nakita natin lahat doon. Si Jesus mismo, mga parents niya. Okay? Okay, parents sa lupa. Ah. Hinanda siya, sumunod sila kung ano yung dapat nilang gawin. And then, ayun, yun ang expectation. Yung magulang yung magdadala sa mabuti. And then, especially yung magandang point kanina umaga, kung paano hindi natakot po yung magulang ni Moses sa kanya, tinago siya kahit bawal. Dahil of course, bahala nila yung anak nila. Amen? Amen. Yun dapat. Pero nakikita natin, di lahat ng magulang ganun. Magmumabuting magulang, dapat ganun. And then, nakita din natin kanina sa example, sa introduction, kung paano yung mga magulang dapat ang Diyos ang i-glorify, hindi kung sino man. So ngayon naman, dito tayo sa, again, ang points natin is tatlo lang naman. What, why, and how the parents need to lay up their children. Sa Tagalog,
Una, ano yung iipunin nyo? Okay? Ano yung ipoprovide nyo para sa inyong mga anak? So again, yung mga bata, ito inuturo sa inyo later to. Hindi kayo magiging magulang, tapos may pagbalka-balkada pa rin kayo. May mga lalaki, may mga babae naman, huwag kayo mag-asawang magpunas ng pupo ng anak nyo, ganun talaga yon. Hanggang lumaki yan. Paglaki niya, may kasunod na naman. Okay? Pero masaya kayo dapat kasi anak nyo yun eh. Amen? Ayaw nyo na mag-anak ah. Saya yun. Okay. And then, bakit at paano? So, ganyan yung ating mga points para ma-encourage tayong gawin exactly yung dapat natin gawin. Okay? So, number one, kanina umaga po, medyo na napansin ko parang baliktad yung points ko kasi sinundan ko lang po yung progression dito sa chapter. Pero okay na rin. So, number one, ano yung dapat nating i-provide para sa mga anak? So, una, devotion and glory in the Lord and His work. Ibig sabihin, sa Tagalog, gusto natin, paglaki nila, maglilingkod din sila sa Diyos. At hindi pilitan. Okay? Yung medyo hindi ko nabigyan ng diin kanina umaga. No? Masaya sila dapat, hindi sila boring, hindi sila napipilitan pumunta sa church, magbasa ng Bible, maglingkod sa Diyos, mag-soul winning. Amen? Makikita lang yan kung ikaw excited ka, excited din yung mga yan. Magluto para sa mga kapatiran, magkailangan. Diba, dapat excited ka pa nga, di ba? Nakita niya ng ating mga nanay dito. Amen? Pag may nalalasahan na kayong something dyan, ako, hindi na excited dyan. Pero pag nakasarap, di ba? Pasarapan pa yan eh. Kanina, may ano, binagoongan, saka ano ba yun, minudo. Nawala yung isda. Okay lang. Busog-busog na nga tayo. Ano pa? Pag yung kanin, medyo hindi maayos yung saing, nako, medyo bored na yan. Diba? Pambihira ngayon. Isang ganyan na lang eh. Kakamali ka ba sa kanin? Pero dati eh. Napakahirap. So, ganun po yan. Kung kayo ay masigasig, masaya, naglilingkod sa Diyos, parang binabanggit ni Paul dito, na siya mismo gusto niya mag-glory. Gusto niya talaga, pero may ibang actually, may ibang tono si Paul dito eh. Kasi nga, medyo later, mamaya magdatampo siya sa mga taga-Corinthians. Dahanan natin sa point number 2. Pero gusto ko sabihin dito, masaya siya eh, naglilingkod sa Diyos. Amen? So dapat tayo din, at yung mga anak natin, ihanda natin sila para the same or even mas maganda nga, better sila sa atin. Amen? Kung tayo, ganyan-ganyan, palitaw, palutong. Amen? Palitaw pala. Atin sa church, hindi, ganyan. Minsan, masimangot pa. Sana yung anak natin, at least, ihanda natin sila, anak, at least, huwag mo na akong gayahin. Amen? At least, obviously, yung maganda, yung better na gagawin natin, eh, talagang makita nila sa atin na excited tayo. Amen? Amen. Yung dalawang to, hindi mapakali. Doon ka nga sa gitna, bad. Nandito na rin lang kayo sa church, makinig na. Yan, no, kailangan si Ezekiel, yan. Ayan, si Ezzy. So, nasa na ba ako? Nagmata ko tuloy. Ayan, so maganda, ihanda natin. Kasi po hindi basta-basta mailagay ang mga bata dyan. Nakita nyo, mamaya may konting banat din ako sa inyo dito. Pero hindi madali na ilagay, ano, magkarnal na illustration na tayo, katulad nyan, di ba? Hindi madali, di ba? Hindi naman tayo ng tayo. Kung makikinig kayo, makinig. Hirap, di ba? Hindi pa natin anak yan. Eh, lalo pag anak natin. Di ba? So, ganyan po sa ministry. So, ngayon, hinahalo lang natin. Okay? Kasi, obviously, si Paul ay hindi tatay ng mga taga-Corinthians. Pero, siya yung ginamit natin. Nakita kasi natin yung pag-ibig ni Paul sa gawain. To the point na tinuturing niya mga anak, yung di niya anak. Nakakita ba kayo ng ganon? Nung mga kabataan namin, may nag-ganon sa amin, pero saglit lang, naalala mo hindi. Yung ano, binigyan kami ng konting pagkain, kasi natutuwa sa amin daw, kaya siya ganyan. Pero hanggang doon lang yun, after how many, ay, ako na dyan. Yung magulang mo, walang choice. Tsatsagaan kayo niya, di ba, Ma'am Joanne? Ma'am Joanne, matindi to eh. Lahat naman kayo, di ba? Namean din.
Ah, si ate ano. By the way, yung gift nyo, hindi ko lang nahanda, okay? Sabihin ko na muna para ano. Meron yung lalaki, may cologne, saka may belt. Amen? Sayang, hindi lalaki pala, mga tatay lang, sorry. Father's Day nga, napapayon siya. Yung mga babae, mas maganda yung sa babae kasi late na sila, di ba? So may cologne sila, so may payong. Amen? Next week na yan, kasi hindi ko nahanda, sorry. So, yan, ando pa rin tayo sa Mother's Day. Nasaan na ako? Yan, so, yun. So, hindi po madaling ilagay. So, yung iba po, ha, again, carnal illustration muna tayo. Madali bang magkaroon ng anak na doktor, for example, abogado? Bukod sa gastos, tsaga, turo, encourage, hindi madali. Eh, lalo naman sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kasi yung carnal na yan, pwede mo sabihin lang yung anak mo, anak, doktor ka, may tatlo sasakyan mo, malaki. Pwedeng ganun, carnal pa rin yun eh. So in a way, mahirap, pero in a way, ano, hindi ganun madali. Pwede, hasakyan mo na lang yung ano niya eh, desire niya eh. Na natural naman nandyan sa mga tao, di ba? Talagang, ay, tatlong sasakyan. Ang bihira kahit tatlo coding niya, walang problema. Yung isa, Lunes, yung isa, Martes. So mabibilog mo yan. Eh, paano pag maglilingkod sa Diyos? Paano mo gagawin niya? Sige nga. Yung mga bata, normal yan, mga karnal. Aasarin ka pa niya, lolokohin ka pa niyan. Kaya sasabi ko dito, point number one, mga magulang, maganda, ihanda natin sila na maglingkod sa Diyos ng masaya. Amen? At devoted talaga. Yan ang ginagawa ni Paul. Kaya mamaya may drama siya dito. So, natapos na natin kaninang umaga yon. Hindi madali yan, pero kung worthy ka rin bilang mga magulang, o sana may vision ka sa kanila. Okay, malayo pa, nakikita mo niya, gusto mo maglingkod sila sa Diyan. Therefore, yung mga ginagawa mo, yung provision mo pa sa kanila, lahat yon mag-re-reflect yon. Bakit mo ginawa ito? Tay, bakit ka nag-church siya sa Discerning Word? Eh, dati na tayo CCF. Mga ganun ba? Later, malalaman nila bakit mas Tatay Joe, bakit di pa tayo nag-jokes na lang? Ha? Kaya iglesia ni Manalo, parang may bigas tayo. Ba't tayo sa Discerning Word? Wala dyan eh. Pero maintindihan nila, kaya pala ganun. Dahil dito sa Discerning Word Baptist Church, naruto tayo mag-soul winning, maglingkod sa Diyos ng tunay. So pag nalaman nila yun, di na maaalis sa kanila yun. Masaya sila, maglilingkod sa Diyos, kahit dito sa lupa, hindi sila yumaman. Amen? So, ganun po yan. So, number one, ihanda natin sila, dali natin sila sa paglilingkod ng may kagalakan sa Panginoon. Okay, so natapos natin yung kanina. Then, pangalawa, ano pa yung dalawa? Na dapat natin ihanda sila. So, ito yung medyo negative, pero kailangan eh. Reality ng buhay, mahirap ang buhay. Kaya, isa-isahin po natin to. From 7, ito po yung kwento dito. Sabi ni Paul dito, "Lest I should be exalted above measure to the abundance of the revelation, that there was given to me a thorn of flesh, in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure." So ganito po si Paul. Nakita kahit ng mga tao, matalino siya, ginamit siya ng sanlibutan. Kaso mali, di ba? Inapatay niya yung mga Kristiyano. Pero talaga matalino. Kaso nung naligtas nga siya, grabe din yung paglilingkod niya. Masipag, matalino, tapat. So obviously, bibigyan siya ng Diyos ng success. So, even sa mga revelation niya, nabanggit kanina ang first point, di ba? Bakit kay Paul sinabi yun, ang bilis lang kay Pedro? Di ba? So, marami na revelation kay Peter, pero ba't ganun si Paul? Eh, loko-loko to eh. Well, ang Diyos, hindi mo pwede siyang sabihang mali siya. Amen? So, the fact na binigay ng Diyos sa kanya yun, huwag tayong mainggit. Pero, anong nangyari dito? Hindi nagtapos doon. So, si Paul, habang yun, marami siyang success, ang daming established sa church. Nasabi dito, binigyan naman siya ng Diyos ng thorn in the flesh. Ngayon, yung iba, pag ikaw nagkasakit, either parusa ng Diyos yan or pwedeng parang kay Job din na pagsubok. Amen? So sa case ni Paul, obviously, sinasabi dito, ito ay messenger of Satan to buffet me. At sabi din dito, hinayaan ng Diyos yun. So anong gusto ko sabihin dito? At tuloy pa natin, no? "For this thing I besought the Lord thrice that it may depart from me." Ibig sabihin, kung ano man to sakit niya, sabi ni iba, sa mata, malabo, iba naman, merong pila, yung iba naman daw, iba mali, hindi ko nabanggitin. Pero meron siyang iniinda sa kanyang katawan.
And sabi nito, and he said unto me, my grace is sufficient for thee. Ang Diyos ang nagsabi nito. So nanalangin siya, Lord, pwede ba alisin mo na tong anuman to? Sabi ng Diyos, hindi, dyan lang yan. Dahil sapat naman ang biyaya ko. So obviously, ang hirap, no? Naglilingkod ka sa Diyos, tapos may sakit ka. And sabi niya, my strength is, ang Panginoon nagsabi nito kay Paul, for my strength is made perfect in weakness, most gladly therefore I will glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. So mayroon siya paghihirap. Naglilingkod siya, nahihirapan siya. Kaya sabi niya bandang huli, kasi sinabi ng Panginoon, okay lang yan, sapat ang biyaya ko. Tapusin natin hanggang 10, sabi niya, therefore I take pleasure in infirmities and reproach and necessities, persecution, distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. So yun na. So yung meron siyang kahinaan, sinakyan niya yun, in-embrace niya. Hindi sinabi kasi dito, sabi, gano'n na lang, ano magandang ano. Mahirap, kasi meron kaming ilalang pastor, puto lang, ano, paa, ang hirap na, no? Nag-preach yun, umaakyat. May, ano siyang, ano, tawag dito, wheelchair. Tapos yung pulpit niya, may lalagyan yun. Tapos aakyat siyang ganyan, no? Hirap, no? Oo, nag-soul winning yun. Siguro, hindi ko nabalitaan eh. Pero ang hirap. Kung sabihin mong ganun, magpapatuloy ka pa ba? Depende sa'yo, pero dapat magpatuloy ka. So, ang point ko dito, dalawa kasi may sub-point to. Una, yung pinaka-point natin, ano yung dapat mo ipamana sa mga anak mo? Yan na, nagkakwento si Kuya Jun. Ang ganda, saktong-sakto eh. Si ano daw, tinuturoan ng mag-drive. Ingat-ingat lang. Amen? Ang sabi ni Kuya Jun, matuto siya kung sakali mawala siya. Itutulong na sa nanay ni Rapi. So, tama rin yun eh. Alam nyo ba, later, mawala yung magulang nyo. Sino tutulong sa inyo kung hindi kayo marunong, kung hindi kayo matibay? Yan, point number two natin, dapat ipamana, endurance. Ganun lang. Dapat matibay kayo. Hayaan mo yung mga anak mo maging matibay. Hindi mga lampa-lampa pag lalaki. Hindi masyadong tawag dito, mahiyain o hindi masyadong malambot ba sa pagsubok. Isang beses nasubok lang, nasigawan lang. Okay, nireject lang sa tabaho. Ayoko nagtabaho. Ang sungit pala niya mga yan eh. Lahat, ganun. Ayoko nagtabaho, nareject ako. Hindi ako kumita isang araw, dalawang araw mo na. Walang endurance. Kailangan pakita mo sa kanila, anak. Hindi ako isang beses lang dyan na nahirapan para mapakain kayo. Tuloy-tuloy yan kasi iniisip ko kayo. Dapat pamana mo sa kanila din yun. Pakita mo, huwag kang mahiya. Anak, nagbebenta lang ako ng ganyan. Pero para sa inyo yun. Nakita niyo ba yun? Si Paul, ganyan sasabihin eh. Dalawa again to ha. Una, hardship, physical. Kasi nakita niya dyan eh. Mayroon siyang physical. Si Paul, oh, pumunta tayo dun sa, nakita niyo ba yung mapa natin, pinunta ni Paul. Eh kung pilay pala yung sakit niya, lakas ng loob nito, buti ngayon, mayroon plano. May isas, may high ace. Diba? Dati, wala. Eh, saan sasakay si Paul? Eh kung ang hirap niya, eh ano, kuba man yung ano. Pero in-endure niya yun, amen? And one way para maipasa mo yan, sabi mo sa kanila na may pag-ibig at anak, alam mo ba, pag nagbenta ako ng isda, yung iba dyan, nasabihin, umorder, tas bandang uli, hindi. Ay, sorry, wala pala ako. Ano, mahal naman yan. Anong gagawin mo sa isda mo? Amen? Iba naman, eh si dad, nag-aayos siya ng kung ano-ano, di ba? Kung nare-rep. Eh maganda kung perfectly okay. Eh minsan yung rep, di inaasahan mo, kikita ka na kung isang libo isang araw. Eh pambirang hirap, may komplikasyon. Yung mga ganun. Tatsagay mo yun hanggang gabi, babalikan mo pa. Ano mga trabaho ng tatay nyo? Ano po? Contraction. Halo ng halo yun. Eh parang si Eben, paano kung ano pa, walang budget yung ano, di pinaghalo ka, wala kang aasahan. Ang hirap, ang daming maghihirap po sa buhay. Pero paano yung kwento mo sa anak mo? Amen? Huwag nyo namang ano, huwag nyo namang, tawag dito, yung sumbatan ha. Pero parang gano'n, medyo lang. Diba? Anak, kita mo naman, ako nagganyan na eh, ikaw naman ang magwalis, kunwari. Hayaan mo sila, ganun ang ginawa ni Paul dito. Walang problema dyan. Kaya sinasabi niyo dito, niyakap ko na yung aking mga paghihirap. I take pleasure.
Uy! Nahihirapan na naman tayo dyan. Parang mamaya, sa ano, may ano na naman daw, funeral service, saan yun? Ha, tay-tay lang pala eh. Malapit lang. Eh, galing ang opisina, tapos sumunod, walang problema yun. Di ba? Sino yung pinunta natin malayo din dito? Alala ko yung inaating Leope, di ba? Oh, sige lang, sa Bulacan, nakapunta kayong Bulacan. Para sharean yung taong parang may sakit na, namamatay na, kasi nag-aalala si Bad eh. Tumanggap ba yun? Yung kapatid. Yung kapatid ang tumanggap. Yung inuwiin mo yun. So ang gusto ko sabihin mga ganito sa mga magulang and even sa mga bata, hindi po madali minsan ang buhay. Amen? Bilang mga magulang, kailangan natin yung yakapin. Hayaan mo na yun, anak. Ito na naman mangyayari. Kuba-kuba na naman ako sa pag... pala. Eh, lahat ng tao kayang gawin niya, pero kung araw-araw magagawin niya, aray ko. Diba? May iba naman, turo naman, teacher, check ng papel. May ibang trabaho na iba. Kami, ano kami? Ano lang eh. Mahirap din. Amen? So number two, endurance. Ipamana mo yan. Sabihin mo sa kanila at makita nila yung ano mo. Pagpupulsigin mo. Okay, pero meron pang isang bagay na kailangan endurance eh. Nasabi dito, I am become a fool in glorying, you have compelled me, for I ought to have been commended of you, for in nothing I am behind the very chiefest apostles, though I be nothing. Naintindihan nyo ba yun? Ang haba nun na. Ganito yan, alam nyo si Paul, talagang lingkod ng Diyos, lingkod ng Diyos, lingkod, preach, soul winning, turo. Nasabi niya, para na akong loko-loko eh. Pero ako'y nagsasaya pa rin. Ano yun? Sabi niya, for I ought to, dapat pinupuri niyo na ako para sinasabi ni Paul na gano'n eh. Kasi nga siguro si Paul parang isang lingkod din ng Diyos na hindi yung nagpapaano yung term niyo kanina. Susumbat. Okay, by the way, hindi ko sinusumbatan kayo. Pero nagtuturo, iba yun eh. Iba yung nagtuturo. Amen? Iba kasi sumbat ng sumbat naman. Pero si Paul ang paki-ano ko dito, hindi siya yung masumbat. May mga time lang na tinuturo niya kasi napansin niyo ba? Ano yung sabihin ng for in nothing I am behind the very chiefest apostle? Sa Tagalog ganito yan, parang ako na yung pinakamagaling, pinakamasipag. Kasi nothing in, am I in behind. Kung hindi ako sa likod, nasa harap ako. Kasi sa sipag niya nga. Pero nagyabang ba siya? Parang imagine yung magulang niyo, sabi nga nung isang ano, doon negative to, pero ito yung sinasabi ng iba. Si pastor kasi lagi na nakuwento yun eh. Ganun daw siyang isang nasolve, nagyabang eh. Pastor, ako, tulog pa ang Diyos. Gising na ako. Loko-loko rin. Ano? Pero yung sabihin lang nung masipag. Diba? Gigising na ang alas dos pa lang. Bibili na ng ano man yan. Ito, bibenta, tapos ganyan-ganyan. Amen? Kami rin, may naranasan kami naman. Ganun din, minsan puyatan din. Okay? Ganun talaga. Ganun simple talagang. Kaya sabi dapat pinupuri nyo ako. Pero sabi hindi, wala naman ako eh. Ano yung sabihin niya? Parang nag-aalangan ba siya? Pero gusto niya ituro na yung ginagawa niya para sa mga anak niya sa pananampalataya. Amen? So ano yung sabihin nito? Yun nga, number 2. Teka lang, 12 muna. Sabi, truly the sign of an apostle wrought among you in all patience and signs and wonder and mighty deeds. For what is it that wherein you were inferior to other churches, except it be that I myself was not burdensome to you, forgive me this wrong. Explain ko na lang mabilis ha. Yung mga taga-Corinthians pala, nagbibigay din pero parang nakukulangan si Paul. Yun ang yung sabihin nun. So parang, imagine nyo, nakakita ba kayong pastor na tamad-tamad? Sabay kayo, hindi nyo pa nakapansin yan eh. Pero sasabihin ko siya, meron ganun. Preach-preach lang yan. Sabi nga sa inyo, pastor, may patay sa amin dito eh. Pag-pray natin. Bye-bye. Ay, pastor, yung ibang church nag-soul winning tayo, ba kailan? Sa anniversary natin. Okay? Ay, pastor, pinag-aaralan nila doon. End times, oh. Ang hirap intindihin. Pero in-explain ng pastor yan, tiyaga. Ah, okay lang. Basta ligtas ka, okay na yun. Diba? Yan ang importante. Ligtas ka. Opo. O sige, hindi lang gano'ng pag-usapan yan. After ng service pa, wag na.
Parang sinasabi ni Paul, ginagawa niya lahat ng mga kabuti sa mga taga-Corinthians. Tapos yung mga taga-Corinthians, sabi dito, sa 13, for what is it wherein you were inferior to other churches? Itong church na to, inferior ba kayo? Sabi niya, hindi, except that I myself was not burdensome to you. Ibig sabihin, hindi nila ganun katinutulungan si Paul ang gusto. Nakita niyo yun? So may tampo si Paul dito. Yung ibang church, okay, yes, nusuportahan nila si Paul, pero itong mga taga-Corinthians, hindi masyado. Kaya anyway, sinasabi niya, pambihiran, dami kong label sa inyo, ito lang yung tinutulong nyo. Hindi ako medyo burdensome kasi nga, pag hindi nyo nakaya, ako na. Parang ganun, samantalang yung ibang church, talagang tumutulong. So nakita nyo yun? So ang point namin, sub-point natin dito, ipasa nyo endurance, una hardship, pero pangalawa, yung indifference. Ibig sabihin, kailangan nyo, mga magulang, kapag yung anak nyo, kunwari, walang pakialam sa inyo, di ba? Ah, yan na naman, si tatay na naman. Sinasabihan tayong magtinu daw. Magtinu kayo. Tinu daw tayo, kunwari. Walang pakialam. Nakakatuwa ba yun, mga magulang? Mga bata, nakakatuwa ba yun? Pero ganyan kayo madalas, di ba? Ngayon, kung magulang ka, expect mo na yun. Parang ganun sinasabi ni Paul. Eh, ako nga, sipag ko. Ako nga. Matindi ako eh. Matindi si Paul. Talino, matapat. Lahat na ginawa niya. Kumbaga first class, excellent yung kanyang servisyo. Tapos yung mga Corinthians, parang walang pakialam. Eh, pwede naman yung pabayaan itong mga to eh. Tama? Parang kayo din. Mga... Meron pong mga style yung ibang mga pastor, ganun. Parang hindi sila masyado ma-stress. Puro programa na lang, drama. Mas pag nagturo yun, hindi masyadong stress. Okay, inuulit-ulit lang niya kung ano yung narinig niya. Walang risk, kasi nga, narinig niya na yung for life, for sa maraming mga tao eh. Wala na mag-isabing mali yan, kasi baliktad. So napansin niyo ba yung ginagawa natin dito? Dito sa church natin, lahat nire-risk natin. Yung ibang magandang nakita na nakuha natin sa ibang church, syempre i-adopt natin. Amen? Kaya pag nakita natin, parang iba yan, parang mali, parang kulang yan. Anong ginagawa natin? Sunod lang tayo dito. Kahit alam natin, katulad ng Panginoon, tsaka mga lingkod ng Diyos, anong mangyayari sa kanila? Katulad nito, di ba? Umaten yung iba dito, alam ko yung iba dito, hindi na umaten, alam yung bakit. Kasi narinig nila yung dapat nilang marinig, hindi kinaya. Ganun yun eh. Pero tayo, ba't ganun pa rin tayo hanggang ngayon? May inasabi ng Diyos eh. Nagtatapat tayo sa Diyos at dahil doon, mahirapan tayo na magpalago ng mabilis. Pero ba't natin ginagawa? Kasi yung dapat natin gawin. So ganun simple. Kaya parang sinasabi niyo, dapat nga nagpapasalamat kayo. Ganyan to yung ano nyo, leader nyo. Hindi naman siya pastor talaga pero... Parang ganun yung naging ano niya, church planter siya. So nagpapasalamat ba kayo na ganyan yung pastor nyo? Nasa inyo na yun. Hindi kayo pipilitin, pero balik tayo sa mga parents, tsaka sa mga sabating leader, kunwari, yan, yung mga ate-ate kuya natin dito, di ba, ang kulit minsan naman natin, tinuturuan nyo mag-pray, hindi mag-pray. Tsagain nyo bilang mga magulang. Amen? Amen? Amen. Endurance. Mahirap ang buhay. Why should we teach, bakit kailangan natin sila ipasaan ng endurance? Kasi, para may handa sila sa hardship. Na sigurado kakaharapin din nila. Yung iba, kaya madaling bumigay, hindi na handa. Hindi sa kanila sinabi ni pastor, kaya na magulang nila, alam mo ba anak, pag ikaw nag-opisina lang, alam mo sa opisina, ganyan-ganyan lang, pindot-pindot lang, alam mo yung meme sa mga, meron kami yung, grupo ng mga programmer eh. Sabi. Yung meme nakalagay ano. Yung mata ng programmer ganyan na. Puyat na nangingitim na yung ano. Sabi ng caption na nakalagay. Kaya ako nag-programmer, sabi niyo pindot-pindot lang eh. Nakita niyo ba 'yun? Eh totoo naman pindot-pindot kasi ba hindi mo pipindutin ganyan eh. Iniisip mo 'yan, meron kang timeline. Kailangan gumana yan.
Sinong tatawagin mo yung boss mo? Hindi niya alam yan. Kaya nga sa'yo pinagawa eh. Hindi madali ang buhay. Tapos, anak, basta makapag-abroad ka lang, okay na yun. At hindi nun. Ha? Aapihin ka nun, yung mga, ano? Oh, alam mo ba, kasi dayuhan ka dun eh. Ganon tingin, yung mga, alam mo yung Amerikano, lalo yung Australiano daw, Pilipino ka, tapos, ba't ang ginagawa mo sa bansa namin, kung laki na kinikita mo, ganon yung mga yun. Kasi alam nila, kaya malaki bayad sa'yo, aliping ka nila, ganon. Natindihan nyo? Kung hindi mo hinanda yung mga bata dyan, ano mangyari dyan? Quit agad dyan. Lalo sa ministry. Amen? Kung hindi naman quit, compromise. Handa yung pastor ngayon, gano'n, compromise. Huwag mong sabihin, ano, kunwari, may doktrina. Ay, parang maling tinuto. Huwag mo sasabihin mali siya. Sabihin kasi, mayayari ka dyan. Ah, sige, ganun pala ang kalakaran dito. Sige, ganun na rin tayo, pare-pareho. Ganun yun, bigay agad. Sikala nila, mga pastor, dapat lahat magkakaibigan. Dahil lang baptist, ganun. Kaninong loyalty mo? Kaya dapat ang ipasa natin mga magulang, amen, sa mga anak natin, endurance, and then, yung indifference, ihanda natin sila, mga anak. Minsan, di mo kakampi yung mga tao. Kahit mga kapatid mo, minsan, kailangan, may mga kailangan tayuan, panindigan ng katotohanan, kahit ayaw nila. At hindi nila na appreciate yung pinagagawa mo. Nagusto all-winning ka pala, kasi gawin mo lang yan, kami dito, kanta-kanta lang kami. Kakantahin namin yung ginagawa mo. Diba? Ano ba yun sa ano? I want to be a soul. Pero kaming kanta kami dun yung ano, yung about soul winning. Yung through the heat of the day we will join in the fight till it takes us away till our faith becomes sight. As for me and my house, you will serve the Lord. Ganun ba? Kami kakanta lang dito. Ikaw yung do sa init ng araw. Amen? Kahapon, buti na lang. Mabait din ang Panginoon. Bigla lumililim eh. Ngayon, init dati. Di ba? Ano nga gawin mo nun? Huwag tayong soul winning. Online soul winning. Yan, gusto ko yan eh. Ano soul winning? Online eh. Iba nga, wala nga load yung iba eh. Online soul winning ka ba dyan? Amen? Ihanda nyo sila bilang magulang para maging maayos silang mga lingkod ng Diyos, totoong lingkod ng Diyos. Endure the hardship that come along with life and ministry. Amen? Pakita mo sila. Huwag yung unang, ay, hirap pala niyan. Ayoko na mag, ano, trabaho. Huwag kang magkatrabaho na, ano ba yung mga trabaho niyo, gusto niyo? Construction. Ay, basta, mahirap yan. Mag-aral ka na lang, mahirap din yun eh. Amen? Amen. Oh, walang madali dyan. Manloloko ka ng tao, yun, mahirap din nga yun eh. Pero hindi natin dapat gawin yun, di ba? Networking yun, dali yun. Aksi, laro-laro ka lang. Di ba? Hindi nyo alam yun, no? Alam nyo ba may laro si Brother James? Diba yun? Okay. So, sana naitindihan natin yun. So, number two, endurance in hardship and indifference. Yan daw, ipasa mo sa kanila yan. Lay up po pa sa kanila yan para sila ay magiging maayos sa likod ng Diyos in the future. So, next is last. Kasi sabi ko sa inyo, parang medyo baliktad, no? Ito yung basic eh. So, sabi dito, kayo naman muna, ready, go. Go. Okay, dyan muna tayo. So, naintindihan nyo ba yun? So, again, ganito yan. Si Paul ay, of course, kung ikaw yung missionary, church planter, kailangan po ng pera. Biyahe-biyahe lang, pera lahat yan. Amen? Pagkain. Eh, paano pag full-time talaga siya? Oh. Saan siya kukuha niyan? Diba? Kaya sabi niyan, ibig sabihin, nangumingi siya ng support. Kaya sabi niya, ayoko namang mahirapan kayo. Diba? So kaya sabi niya dyan, pag siya ay nabanggit niya sa ibang
sa Galatians ata yun. So, pag may panahon na siya ay asa ko rin chance din yun, di ba? Yung pag siya ay may panahon nga na kulang yung support niya, ang gagawin niya, magtatrabaho siya. Walang masama, di ba? Kasi nga ayaw niya maging pabigat. Yung sabi, ibig sabihin ng burdensome. Amen? So, ganun yun. Kasi dito niya nabanggit yung ating tema. Sabi niya dyan, okay lang yun kasi nga, hindi naman ang gusto ko yung sa inyo. Okay? Walang iba, pera po yun. So, pag siya ay nanghingi, hindi niya gusto talaga yung pera, ang gusto niya, kayo. Ano yung sabihin? Ano yung sabihin? Gusto niya matuto kayo. Amen? Yung anak ko, misa, inautosan ko, kunwari, ano bang gusto ko, mapasarap lang? Oh, Stephen, pagsaing mo kami. Gusto kong, isa yun, para magawa ko rin dapat kong gawin, di ba? Pero hindi lang yun. Lalo pag pera. Di ba? So, yung pera, kailangan mo, kailangan mo rin, kaso minis din ginagawa ko. Pwede ba? Ay, nako, makakabigat naman si, ano, si Pasto. Diba? Ganun yan eh. Kaya sabi ni Paul dito, okay lang. Kasi nga, parang isang magulang, hindi naman gusto kung kayo magtrabaho para sa akin kasi ang tamang ano talaga, ako ang dapat magtrabaho sa inyo. Yung mga magulang ang dapat magtrabaho sa mga anak. Naintindihan nyo? So, again, totoo yun na minsan humingi ng tulong, pero ang totoo, ang default, magulang dapat magtrabaho pa sa mga anak. Okay, malinaw? So, yun. So, dapat hindi masama ang loob ng magulang, tinitrain mo yung anak mo magtrabaho. Pero, okay lang, pero kung sakali, ang default niyan ay ang magpo-provide, kaya ang point natin dito, number 3, ano yung dapat i-provide ng mga magulang? Basically, lahat. Mga provisions. Pera, pag-aaral, ganyan. Kaya sabi pa dito, And I will very gladly spend and be spent for you. Entindihan niyo ba yun? Sa Tagalog, masaya ako na maubos or gumastos. Yung spend, gastos, ay yung be spent. Maubos. Gusto yung lakas niya. Kunwari dito, kunwari kailangan alalayan lagi yung mga ano ba, yung mga yan, nagtatanong sa halip na, kasi ang expectation din sa inyo, nag-aaral kayo na sarili nyo, di ba? Pero nakita mo, nagtanong, hindi pa talaga kuha. Turuan mo ulit, amen? Even nga, sinusundo pa, kasi hindi pa kayang pumunta mag-isa. O minsan iba nga, gigisingin pa. Yun ang malala, di ba? Pero kailangan eh, sa ngayon, kailangan gisingin para ma-encourage na mag-church. Gigisingin mo pa. Kaya sabi, okay lang yun. O iba naman, tutulungan pa financially. Okay lang din. Ang hirap maging magulang. Amen? Ngayon yun na. Pero ganun si Paul. And siya yung pattern natin ngayon. Kaya point number 3, provision. Kailangan niya ibigay talaga yan. Default po yan. Trabaho para sa mga anak. Maghirap para sa mga anak. At parang ikaw, kakainin mo na lang. Tapos ibig anak mo, kulang pa. Oh, ito na. Agat ka lang ng konti, di ba? Kasi nga, sabi dyan, though the more abundantly I love you, the less I belong. Sa Tagalog, pabira, kahit hindi nyo ako mahalin, mahal ko pa rin kayo. Makita nyo, mga magulang, ganun tayo dapat, sana. Hindi ako mahal ng anak ko, iwanan ko kaya yan. May mga ganun eh, may kilala kaming ganun. Naka-abroad lang. Ba't di na binalikan? Loko-loko tong ano ko, hindi gano'n binalikan. Pag tinanong mo yun, ano sasabihin yun? Eh, ang asawa ko kasi, magastos. Eh, mga anak ko, matigas ang ulo. Ama ba yun? Iwanan mo dahil matigas ang ulo. Anak mo yun eh. Ito ang pattern sa atin ni Paul. Hindi siya minamahal, mahal niya pa rin. Ganyan ang mabuting magulang. But be it so. Ganun na nga. Sige, okay lang. I did not burden you, nevertheless being crafty, I caught you with guile. Did I make gain of you by any of them who I sent to you? So parang pinapamukha ni Paul yung katotohanan na yes, minsan tinuturuan sila magbigay, pero sila may niloloko. Yun ang tanong ko dito eh, niya. Niloko ba kayo? Parang ganito ha, nabanggit ko sa inyo minsan yung iba, may turo, even sa mga Baptist, may inimbento to si Abante na giving.
Okay, may inimbento siya at umaman daw siya doon. Pinagpala, siyempre siya hindi siya umaman. Pinagpala daw siya doon. Totoo, parang totoo. Kasi marami siyang pera eh. Yung tinuro niya daw to. At siya naka-discover eh. Ikaw na, di ba? Kaya ikaw na. Inadap po, even mga Pentecostal, inadap yun. So, ganyan din sinasabi niya, yes, tinuro ko kayo mag-tithe, pero hindi ko na kayo niloko. Hindi ko ako nag-imbento ng aral para umaman ako. Nakita niyo ba yun? Pati si Titus. Ngayon, yung iba, bahit mga worker, ganyan kasi yung iba eh. Yung ibang worker, ganun. So, kasi nasabihin lagi nila, ako, wala akong trabaho. Buti mo, blood, pinagpala ka, paparinggan ka niyang ganyan eh. Uy, may bago ka na naman. Salamat. Pinagpala. Ako, actually, wala. Ito yung sapatos ko. Napakita sa'yo, ganun, si Rana. Ganun ba ginawa sa inyo? Ganun ba ginawa ko sa inyo? Ganun ba ginawa ng sinugo ko dyan? Si Titus, saka yung isa pa, hindi pinangalanan. Ganun ba sila? O pare-pareho kami lingkod lang sa Diyos? Di ba? Ngayon, yung mga ibang magulang, ganun din, parang kinokontrata. O anak, o sige, ganito ang gagawin natin ha, mag-upload ka. Kahit ano mangyari, mag-upload ka. Pero pag ano, padala mo kami dito ha. Tama ba yun o hindi? Nahirap na tanong yan. Kasi nga, di ba? Oh, so, kung matino kang magulang, according sa ating ano nga, ang magulang ang dapat mag-provide sa anak. Yung anak, pwede naman, salamat pag yung anak ay, di ba? Pero hindi siya required. Kasi pag yan, may sarili na rin, meron na rin pinagkagastosan. Pero, hindi mo i-require, okay? Ngayon, magkukusa naman kasi yan talaga kung meron, amen? At alam niya yan, kung anong ginawa sa kanya ng nanay tatay niya. Amen? Yun ang gusto kong ipaliwanag dito. Okay, kinukumpara natin yung ministry sa actual family. Ganun po ginagawa natin. So, ganun ang ginawa. Kaya sabi dito sa 19, again, thank you that we excuse ourselves unto you. We speak before God in Christ, but we do all things dearly beloved for your edifying. Okay, sa Tagalog, kaya ako binibigyan, bakit natin tinuturuan kayo magbigay? Hindi para sa aming sarili. Yan ang sinasabi niya dyan. Kaya binanggit niya ang Panginoon niya, we speak before God in Christ. Ibig sabihin, yung tinuro namin sa inyo, yan ang sinabi salita ng Diyos. Kunwari yung tithes, malinaw po yun. Ngayon, ang daming galit dyan, pati Soriano. Kunwari. Diba? May mga Baptist, nagka-tithes siya, mali yan. Hindi naman sila Levita eh. O, ano ba yung Levites dati? Ano ba yung priest dati? Sila yung nasa temple at sila yung default na naglilingkod sa Diyos at nagme-maintain ng house of God. Noong panahon na yun. O ngayon, paano? Diba? Sasabihin lang, hindi sila nagbibigay, pero paulit-ulit din daw yan. Hindi sinasabi pag public. Pero sinasabi ng mga dating member doon, puro ganun din, binabanatan din sila. Oh, kapatid, ganyan nga, bigay mo naman yan. Ganun din. Parang kung anong ginagawa ng ibang ano din. Eh, mas maganda yung sa atin. Amen? Times yun. Nasa yun na yun, bigay mo, hindi. Basta binigay yung amount. Hindi nga amount yun, percentage. So yung tinuro sa Bible, ibigay mo yan. Tapos, nasa yun na yun, ibigay mo. Di ba? Kasi blessing yan, sa'yo din naman. At pag hindi, sa'yo din yung curse. So, tapos na yun. So yung sabihin, yung pastor hindi stress. Di ba? Hindi ako, hindi yung pok-pok-pok, kulang na tayong ganyan. Kasi ginawa lang niya yung dapat niyang gawin at ituro. Amen? Yan ang sinasabi dito. Walang hindi ko excuse yun. Ay, wala na akong magtuturo ako ng ganyan. Amen? Ganun din tayo dapat maging bilang mga magulang. Yung provision, tayo yan. Default. Huwag mo sabihin sa anak mo na, anak, ay, ganyan ako. Kailangan ko ng ganyan. Hayaan mo siyang magkusa pag katulad ng isang mabuting parent, pag ikaw naman ay nagtanim ka ng mabuti sa anak mo, talagang pinagpala siya, alam niya dahil sa turo mo. Alam niya, hindi niya makakalimutan yan eh, pag may sobra yan sa palagay mo. Hindi ka makakatikim, hindi lang tikim. Okay, so ito, hindi ko nalagay sa point natin, pantapos na. So, ano mangyayari ngayon? So, by the way, ano yung why? Bakit tayo dapat mag-provide? Kasi, yun talaga eh, expected sa mabuting magulang, kailangan mag-provide. At paano? Pastor, gusto ko naman talaga mag-provide eh. Kaso wala. Ang tanong natin ngayon, paano? Okay, walang iba rin sagot dyan, kundi work hard. Nakita nyo mo si Paul, work hard. Walang excuse dyan. Walang ibang paraan. Hindi naman tayo magnanakaw.
Pero work hard, work smart, and prosper. Hayaan mo pagpalain ka ng Diyos dahil ikaw ay nagtatrabaho ng anak ko to eh. Alam ko naman walang kainin to. Nawawa naman si Aiden. Napaka ano pa naman. Paka maselan. Nawawa naman si Shana. Lakas kumain. Eh paano pag wala na? O di, yun ang isipin mo bilang magulang, di ba? Ano si Jana? Naku po. Napayad si Jana. Hindi ko kaya. Kaya kailangan. Kahit gabi na, magtabaho ko. Nandindihan? Okay. Mga bata, ganun din kayo. Kaya kami example sa inyo. So, ganun din kayo. Later, kasi maging maayos yung pamilya nyo, lalo mga lalaki, default yan sa'yo. Hindi mo pwede sa inyo mabae. Ayan, late na sweldo mo eh. Ikaw, magtabaho ka rin. The moment na mangyari yan, mahihirapan din kayo. Ngayon, iba ginagawa yon. Iba, medyo okay naman. Sa umpisa lang yun. Magkakaroon ng problema yan pag nag-ano na kayo. Hindi na magampanan yung kalooban ng Diyos kasi pareho ka nagtatrabaho, nagpaganyan na kayo. Lalo sa church. Ganun din yun, mangyayari. Sinasabi dito, tinuturo natin, tinuturo ng Bible, lalaki ang leader. Yung sweldo ko, ganito. Yung kasama kong lalaki, ganyan eh. Kasi mag-iisip ka na, di ba? Yan, hindi ka makakasunod, mahirapan ka. Nanindihan? Yan. So last. So again ha, kailangan mo pamana yung devotion and glory in the Lord and His work and then endurance and then provision. So para saan ngayon yun? So dito sa last two verses, sabi dyan, "For I fear lest when I come, I shall not find you as I would, and that I shall be found unto you such as ye would not." Okay, ibig sabihin ng would, gusto, would not, ayaw. Yun lang yun ha. Eh sabi ni Paul, kaya ayusin nyo, pagpunta ko dyan, baka hindi nyo expect, pagalitan ko kayo naman, ang gusto ko, maayos kayo, baka hindi kayo maayos. Yun ang sabihin dyan. Tapos magkakang debate pa, galit, backbiting, away, wisdom, ang papangit ito, no? "Unless when I come again, my God will humble me among you, that I shall bewail many which have sinned already." So, ibig sabihin, kumalat na yung kasalanan kasi hindi nila inayos yung dapat nilang gawin. At siya mismo, parang sinasama niya sarili niya. Alam niya, bilang spiritual leader dito, pag ako nagkulang, apektado kayo. At ito yung mga pwede mangyari. Amen? Parang yung kanina sinasabi ko kanina. Bakit tayo, Pastor John? Ngayon, si Marcy, maikli daw suot. Ano nyo, bigyan nyo lang ng ano, konting ano. Ako na bahala doon kung sakali. Amen? Ay, sabi pa sa akin, hindi, wala daw siya isusot. Sabi, kahit ano lang. Ayun, kahit ano nga. Siguro, ganun talaga. Wala masyadong okay lang, kaya ka punta tayo ng tay-tay, sakto. Amen? Ang hirap nyo, baka din nyo sinusot. Iba sa inyo, binigyan ng ano, ha, palda. Tapos pag makikita namin doon, ayun, sino ba yun? Si ano yun, ha? Like, sinan short hanggang dito. Ano yun? Sa church lang, pakitan tao. Yung palda niya sa church lang. Amen? Eh, masama nito, meron ka pang kuha sa Facebook. Uy, si ano yun, ha? Ba't naka-short? Amen? O, galit na kayo sa akin. Ginagawa ko yung dapat kong gawin. Amen? Kaya sabi niya dyan, pag ginawa niya yung dapat niyang gawin, ito yung mga mawawala. Yung sinasabi niya dyan. Kaya, you know, yung "for I fear", yung sabihin ko, ayaw akong magkaroon ito. Less when I come, una, hindi kayo umayos, ito dadatnan ko sa inyo. Ayoko niyan. Kaya ngayon pa lang, bilang magulang nyo, spiritually, yan ang gagawin ko. So, ganyan mga magulang, ganyan din gawin natin, ha. Ngayon, itong mga, kaya minsan, yung bagay lang yan, hirap tayo dyan, eh. Amen? Pag di nyo kaya, sabihin nyo sa akin, sana hindi na marating sa akin, kung si Jamie, nag-shirt ng Mike's, eh. Ang pangit naman si Brother James, "Pastor Ace, si Jamie, ang pangit naman, no? Ikaw, tabaho mo na yan eh." Amen? Ngayon, kung talagang ayaw, di, sige. At tiyagayin ko yan, pero sana hindi ganun. Amen? "Pastor, yung anak ko, walang ginawa kong di mag-games, Pastor." Sa akin mo pa sinabi? "Pastor, yung anak ko, ano, tamad gumising." Ano gusto mo? Ako gigising.
Di ba? Ang saklap. Kaya ginagawa ni Paul to. Naintindihan niyo ba yun? So again, hinahalo natin kung paano natin spiritual tsaka sa bahay pa lang sana establish na tayo. Yun ang sinasabi ko. Para hindi nakakahiya sa church pagdating nyo, nasasabihin mo pa yung pastor, eh yung responsibilidad mo na yun, nasabihin mo pa yung pastor, eh yung mga ganyan, eh yung mga anak ko, ganyan talaga yun eh. Sabihan mo nga. Tatay tayo dyan. Pero again, gagawin ko po yun. Sakaling kailangan talaga. Amen? Amen. Pero gano'n, medyo nakakahiya. At yun, ayun mangyari ni Paul yun, kaya banat si Paul dito eh. Nakakahiya naman, no? Kaya sinasabi din, unless when I come again, so isang balik niya, at yung balik niya ulit, ito yung na-foresee niya na mangyayari pag hindi sila nag-ayos. Sabi niya dito, my God will humble me among you. Anong sabihin nun? Siya na yung papagalitan ng Diyos. Isa ka pa eh. Ikaw yung leader dyan eh. Diba? And that I shall bewail many. Ibig sabihin, ang dami niyang iiyakan. Ako po, si Jamie, kala ko matinuto. Ano ba this? Ayaw niya mangyari yun. So, ganun tayo mga magulang. Ayaw mangyari yan, yung iiyak ka bandang uli. Di ba? Gawin mo yung dapat mong gawin. Una, ito naman, yung iba, kaya lumalandi rin yung ano nila. Alam niyo ba yung nangyari? Kaya dapat alam niyo rin ito eh. Kasi lalo ngayon online. Anong ginagawa na iba, kaya lalandi-landi, naghahanap po yun ang customer. Alam niyo ba yun? Eh, maraming pervert sa Amerika tsaka sa Europe. Maraming pera yon. Maghubad ka lang doon, babayaran ka na noon. As in, hindi ko binibigay idea. Sira ulo kayo pag ginawa niyo yun tsaka sila. Pero marami na nga sila eh. Huwag yun ang gayahin. Alam niyo ano nung sanhin nung? Kasi nga, yung mga magulang din dito, hindi nag-provide kasi. Lalandi mo yung anak mo kung talagang binigay mo lahat. Hindi niya kailangan magganyan kasi pinag-aral mo, tinuruan mo, dinala mo sa church, pinapakain mo, hindi niya maglalandi niyang ganyan. Hindi lalapit sa utak na yan. Pero yung iba na gutom, pinabayaan ng magulang. Diba? Pray natin si ano, yung kwentuhan namin kanina. Kaya nakakaawa din yung mga bata eh. Ilan ba kapatid niya? Apat po. Actually, dalawa. Ano sabihin? Ah. Eh kasi po sa isa, ganyan, doon sa isa. Kagulo-gulo na ako. Ang hirap ng ganun. Kaya bilang mga magulang, i-provide mo yung kailangan ng anak mo. Amen? Amen. Para maging matino silang maglingkod din sa Diyos. At una, kayo mag-endure. Ah, nahalo ko tuloy. Ulit ko ah. Point number one, provide nyo yung devotion sa Diyos ng may kagalakan. Pangalawa, endurance. Turuan silang mag-endure sa hardship, tsaka sa mga sabi, indifference, ibig sabihin yung walang pakialam sa kanila. Okay lang yung paglingkod ka ng Diyos. Ang dalas nun, hindi ka ina-acknowledge. Diba? Naalala ko tuloy, gumawa nito ha. Salamat sa gumawa. Amen? Maganda na ba? In-adjust natin kasi nga, lumaki to eh. Salamat dyan, nakita ko, naalala ko tuloy. So, ano natin, amen? May mga iba ginagawa, yung nagluluto sa atin. Naku, umaga pa lang, nagluluto na. Ako, niluluto ko yung message lang. Sila talagang palengke. Balik-balik yan. Mabuti, may pambili, no? Yun ang mahirap pag wala. Amen, tapos na tayo. Kaya, be responsible parents and produce and support your children into doing the Lord's work. Amen? Ang picture nyo sa kanila, ito, maglilingkod to sa Diyos, maglilingkod to sa Diyos, maglilingkod sa Diyos. Tingnan nyo yung mga maliliit nyong anak. Tingnan nyo. Yan, nakikita nyo si Ryzen. Kaya John, tingnan mo. Anong vision mo dyan? Sana hindi yung TikTok yan, ha? Diba, Kaya John? Pag busog yan, wala problema dyan. Lagi na sa church. Wala siyang nakikitang iba. Ang kapitbahay niyo dun, hindi yung pinapansin. Pansinin niyo pag magaling na kayo, pag soul winner na kayo. Pero habang di niyo kaya, huwag yung pansinin, lalo pag inaasal kayo. Amen? Sila, naka-jog sila dun, kay jogs. Nuwalaklakan sila dun. Nakayaan mo sila dyan. Amen? Yes. Now, young people, hindi pa ako magulang pastor, paghandaan mo na. Hindi madali kahit nanay. Sa lahat na ano kayong mga tatay, mahirap yan. Gatabaw ka, gahanap ka, marireject ka, pagalitan ka, okay lang yun. Amen? Amen. Yung mga babae, ganun naman din. Ang boss nyo, asawa nyo lalaki, madali ba yun? Hindi rin. Pero kailangan yung gawin. Amen? Panatilihin nyo, especially yung mga anak nyo, turuan nyo maglingkod sa Diyos. Mahalin salita ng Diyos.
Huwag niyong pukpukin ang memory verse. Encourage nyo lang. Minsan, ganun talaga, pero balance lang, balance. Okay, sige, dyan tayo nagtatapos. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa aming mga magulang, Panginoon. At later, kami magiging magulang din sa mga young people. Kami na biniyayaan nyo ng mga anak, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Though hindi madali, nandiyan naman ang inyong instruction, nandiyan naman ang inyong tulong din. Kaya nag-provide sa amin, kung ano man yung trabaho. At mga mag-gasos, Panginoon, I pray na tulungan niyo bawat isa, Panginoon, sa lahat ng level dito, Lord. Mga medyo may anak na, yung ibang wala pa, nag-aanda, malapit na, iba naman, mga bata pa. I pray yung parenthood, Panginoon, is something na ikatuwa namin dahil, again, ito'y nakaka-relate din sa inyo, Panginoon. Bilang kayo ay tatay namin, nakita namin ang inyong provision, nandun yung may time na nagagalit kayo, pinapagalitan niyo kami, naparusahan, pinapalo. Nandun po napakaraming panahon din na nandun yung provision nyo. So I pray bawat isa maging the best parent na kaya namin maging. Tulungan nyo po kami sa mga panahon na hindi namin kaya. Magbahala ng bawat isa sa bahay, tiyagaan, Panginoon. Walang perpektong tatay, walang perpektong nanay, mga anak. So I pray magbahala ng bawat isa, magbigayan. Pattern din namin sa church na ito po ay maging ilang magkakapatid, Panginoon, doon yung pag-unawaan, Panginoon, pag talagang may mali, kasalanan, Panginoon, I pray na kayo pong ay mag-provide ng biyaya at wisdom, Panginoon, and then yung ibang marami pang blessing, Panginoon, kailangan na financial, talino din po, Lord, endurance, certain things, Lord. So, kayo pong malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.